Ang mga transgender na individual, partikular na ang mga Filipino trans women, ay nakaharap sa mga hamon at salungatan sa Thailand. Narito ang ilang mga kapansin-pansin na insidente. Mga kamakailang sagupaan sa Bangkok. Petsa, March 4, 2024. Lokasyon, isang restaurant sa Soi Sukhumvit 11, malapit sa istasyon ng Nana BTS sa Bangkok. Mga kalahok, tinatayang 20 Filipino transgender women at 4 na Thai counterparts. Insidente, nagkaroon ng away sa pagitan ng dalawang grupo na nagresulta sa pagkasugat ng isa sa mga individual na Thai. Ito ang naging tanda ng unang pagkakataon na lumaki ang kanilang away sa pisikal na karahasan. Tubo ng pulisya, nakialam ang mga opisyal mula sa istasyon ng Lompini upang itigil ang laban, matiyak ang kaligtasan ng publiko, at magsagawa ng mga panayam sa parehong mga partido at saksi. Tinignan din nila mga travel documents ng mga di-Thai para i-verify ang pagsunod sa immigration laws. Patuloy na diskriminasyon at paghuhusga. Sa kabila ng societal acceptance at economic prospects para sa mga transgender sa Thailand, patuloy silang nakakaranas ng diskriminasyon at harassment. Kabilang sa mga hamon ang kahirapan sa paghahanap ng trabaho, pabahay, at pag-access sa edukasyon at pangangalagang pangkalusugan. Mga legal na proteksyon. Habang ang Thailand ay kilala para sa pagtitisti sa pagpapatibay ng kasarian at pangangalaga sa kalusugan ng transgender, ang mga legal na mekanismo nito upang maprotektahan ang mga transgender na individual ay nananatiling limitado. Ang mga transgender ay madalas na nahaharap sa pagtanggi sa pantay na karapatan sa mga lugar tulad ng edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, at trabaho. Ang mga pagsisikap na itaas ang kamalayan, itaguyod ang pag-unawa, at tagapagtaguyod para sa mga karapatan ng mga transgender na individual ay napakahalaga sa pagtataguyod ng isang mas inclusive at sumusuporta sa kapaligiran. Nalungkot yung kami dito. Parang yung mga pulis may gagawin sa aming masama.